What's up mga kulaki? Welcome back to my channel. Ngayon nga pala ay ipapakita ko sa inyo kung paano mag-balance charge ng ating mga baterya na gagamitin para sa ating solar power. So napakadali lang mga kulaki. Okay, simulan na natin. Okay, unahin natin yung pagsusukat ng boltahe ng bawat battery. Maganda kasi dapat kung gagamitin natin sa solar panel ay pare-parehas yung voltage niya. So yan, katulad niyan, 3.31. So meron na tayong dalawang 3.31. Okay. Tapos sukatin din natin yung mga natitirang baterya. Importante din kasi mga kulaki na dapat pare-parehas yung boltahe ng ating mga baterya na gagamitin sa paggawa ng ating solar power. So yun, pagkatapos nyan, gawa naman tayo ng battery holder. So assemble lang natin to, parang paso lang naman to, napakadali lang gawin para naman na presentable yung pagkakaayos, no? So ganito lang yan mga kulaki, oh. Pagdikitin nyo lang yan, 2x2 nga pala yung ginamit ko na battery holder para mabilis siyang buuin. Napakadali lang. So once na makompleto natin yung isang side, yung kabila naman, kasi parang pagsasaklubin natin ito eh. Madali lang naman to mga kulaki, ano? Okay, tapos dito sa part na to, kailangan natin pagsamasamahin lahat ng positive terminals. So kung makikita nyo mga kulaki, puro positive yung inilalagay ko dito. Once na okay na lahat ng positive, sama-sama na, lagyan na natin yung top side ng ating battery holder. Okay, buo na siya, lahat positive. Check natin sa kabila. Yan. Puro negative naman ito mga kulaki, oh. So yan, ensure nyo lang na pare-parehas. Tapos gamitan natin ng tabing wires or tabing cable. Hindi ko alam, tabing wires ba? Basta yan, ipatong nyo lang yan. May mga butas naman ito eh, kaya madali lang. Tapos dapat meron din tayong nut na panghigpit para hindi matanggal itong mga baterya na ito. Higpitan lang din natin ng maayos to pagka naglalagay tayo mga kulaki, ano? Napakadali lang. O kabilang side naman, lagyan din natin ito ng syempre tabing wires. So dalawahan na yung tabing wires na binili ko. Actually, pagka gusto mo ng single connection, pwede mo naman putulin itong tabing wires natin. Madali lang naman din itong gupitin. Manipis lang kasi. Okay, higpitan lang natin. Yan, madali lang naman talaga paggawa nito. Tapos, pag okay na to, ililive lang natin to siguro mga 24 hours para mag-balance siya. So yun lang, ganun lang yung gagawin natin. Kasi pagka ilang oras lang, feeling ko hindi siya nagba-balance. So yan, ganito lang kasimple. So yun, magkakasama na yung lahat ng positive and then magkakasama na rin yung lahat ng negative. Okay. Ayun mga kulaki, no, inabot ako ng 3 araw. So atin naman natin yung boltahe na makukuha natin dito sa ating ginawang pagbabalance. Siguro naman na balance na to lahat kasi 3 days na yung inabot eh, no? So ayan, 3.34, 3.34. So mukhang lahat 3.34 yung makukuha natin dito. Kasi syempre, nakakonect pa yung tabing wires.
Mamaya tanggalin natin yung tubbing wires. Okay. Tanggalin naman natin yung tubbing wires para naman na ma-insure natin or masiguro natin na bawat cell ba talaga ay 3.34 ang laman. So yan, gumamit na ako ng drill para mabilis. Okay, ayusin lang natin to. Yan. Tapos set natin sa 20 volts. Okay. Ilan ba ang makukuha natin dito? Yan, 3.34. Okay, pakita lang natin. 3.34. Oh, yun. Ayos ha, mukhang 3.34 lahat ha. Maganda yung way na ginawa natin kung paano i-balance yung ating ano, no, mga battery. Yan, no? 3.34. Mukhang lahat ito 3.34 ba? Successful. Ayun, since balance naman na lahat nitong baterya na to, pwede na natin itong gamitin para sa ating solar power. So, salamat sa panonood mga kulaki, ano, at sana may natutunan na naman kayo dito sa channel na to. Ayun, subscribe, like, and share na lang. Paalam!